news at bad news. Lilinawin. Lilinawin. Sisimplihan. Sisimplihan. Magagaangin. Magagaangin. Masasayahin natin. ATM. Anong take mo? Masayang tanghalian. Araw-araw. Kasama sina Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Solid Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Magandang araw. Welcome po sa ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito po si Alex Baltazar. Kumusta mga kaserbisyo? Kumusta, Attorney Terry? Okay naman. Gumagalaw ang ating po mic dahil tumakbo yung OBB. Oh. Habang tayo ay tumatakbo papunta sa studio dahil alam po ninyo, talagang tumatakbo ang politika ng bansa. Ngayong araw po na ito, nitong nagdaang mga araw kasi para naman tayong day-to-day in the life of our political life, ha, Alex? Kasi wala ka kahapon, na-miss ka namin. Pero hindi natin alam na magkakaroon ng impeachment filing kahapon. Parang nararamdaman ng mga tao na magkakaroon. Pero nagkaroon talaga. Ayun na nga. Eh, pero paano yun, attorney? Kasi hindi ba parang isang congressman lang yung nag-endorse or nag-endorso nito? Paano ba ito? Dadaan ba ito sa House Committee on Justice? Paano yung magiging prosesong susunod? Well, maraming pwede. Well, hindi naman. Dalawa lang basically, no? Una, pagka nakapagkalap ng pirma na one-third, pwede yung mag-direct transmittal po ito sa Senado para maging Senate Impeachment Court. Alam po ninyo, nangyari po ito nung panahon ng dating Pangulong Joseph Estrada. Eh, baby ka pa noon, Alex, no? Hindi mo pa ata naalala yon, no? So, nagkaroon po ng direct transmittal. So, hindi na ho nagkaroon ng mga pagdinig sa Committee on Justice, no? Pwede rin ho mangyari na ma-refer po to the Committee on Justice ito pong bagay na ito para magkaroon ng determination ng sufficiency in form and the substance, no? So, yan po ang ating inaantabayan. Kasi, syempre, I think we are expecting another impeachment complaint, no? Mula po sa Makabayan Bloc kasi I think for the longest time, binabanggit na po nila ito and they hope to file it within the month, no? So yan po yung mga kalagayan ngayon. At syempre, parang last Friday lang din pinag-usapan natin, sabi ng ating pangulo, do not file impeachment complaints. Ayun diba? Na nga. Tapos ang sabi ni Vice President Sara nung Sabado, the president was mine, hindi ba? Tapos syempre Linggo, ko nagpahinga yung mga tao, no? Tapos sa Monday, anong nangyari? May nag-file na po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre, ang nilalaman naman po talaga nito ay yung mga binabanggit ho nila, no, na I think culpable violation of the Constitution. At syempre, nilalaman po nito yung usapin ho talaga ng confidential funds na talaga naman pong prosecute ng atin pong Kongreso over the course of 2 months, no, na nagsimula nung pong budget hearing mismo at nagtuloy po sa House Good Governance Committee led by Congressman Joel Chua. Pero ayun nga, attorney, no, parang out of the 6 grounds for impeachment, parang kung di ako nagkakamali, isa lang yata yung hindi nakasama doon sa impeachment document na final nga ng Akbayan at treason lang yon. Pero kung ikukumpara ba natin to doon sa mga nakaraang impeachment, no, masasabi ba natin isa ito doon sa pinakamaraming grounds for impeachment? At ano ang posibleng maging legal na implikasyon nito? Pwede bang masabi natin mas matibay kaya ito dahil mas marami? Well, syempre, ang lahat naman po, kasi very general wala naman po talaga yung mga grounds, no, for impeachment. So, kumbaga, wala naman po talagang criminal law na nag-define kung ano yung mga particular na magiging batayan. Ibig sabihin yung very specific na grounds, no, na kailangan po halimbawa para ano ibig sabihin halimbawa ng culpable violation of the Constitution, mga ganun. Walang ganun pong pag-define, ano. So, ibig sabihin talagang there is a great wide latitude, no, para sa mga kongresista para ho bigyan ng kahulugan. At tingnan kung yung mga facts of the case, ibig sabihin, ito pong particularly paggamit ng confidential funds ay nagfo-fall po doon sa mga grounds, no, ng impeachment. And syempre, meron po tayong dalawang real experiences sa impeachment. Syempre, yung kay former President Estrada at syempre kay Chief Justice Renato Corona, kung saan siya po ay talaga hong natanggal, no, bilang Chief Justice. No? So, very important po na humala ho tayo ng lesson. Kasi syempre, ang nakikita ko talaga over the social media is una, do we still have time? And second of all, will the Senate convict? No? Pero syempre, ang binabanggit ho ng mga grupo, ang totoo po, irrespective of whether there is time or secondly, irrespective of the Senate will convict, dapat hindi ho natin na bitawan yung fact na meron bang, yung tanong na may batayan ba
na-impeach si Vice President Sara Duterte. Oo, oh, yun nga din yung naging kasagutan ni Congressman Sendanya ng Akbayan, no? Nang tanungin siya kung sa tingin ba niya may enough runway pa para tumakbo itong impeachment laban nga kay Vice President Sara Duterte. At sabi naman niya, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, di ba, may dahilan. Pero given nga, attorney, doon sa naging previous na pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Sa tingin mo, paano kaya ito makakaapekto doon sa pwede bang tawaging decision-making ng mga lawmakers natin kung kinakailangan pala ng 1/3 votes among all members of the House of Representatives para ito kumbaga ma-endorso nila or maipadala nila sa Senado? Well, I think kailangan na natin balikan yung actual context, no? Nung po nga binabanggit ng Pangulo, ang binabanggit ng Pangulo privately to a congressman ayaw na impeachment complaints, no? Pero binabanggit din naman niya yung kapangyarihan ng Kongreso dun sa kanya very public speech, no? Kung saan pinalagan niya ho talaga si Vice President Sara Duterte na ginagalang ho niya yung co-equal branches of government, yung Kongreso at Senado. So, ibig sabihin, kung ano man ho yung magiging proseso nun, and katulad binabanggit natin in the last couple of days, mapipigilan ba ng Pangulo yung pong mga hindi naman niya talaga aktual na kaalyado, katulad ng Akbayan, katulad po ng Makabayan Bloc, na mag-file po ng impeachment. At katulad binabanggit din ho natin kahapon, ang meron ho nga one month na parang delay. Ito po nga pag-file ng impeachment complaint compared to the Estrada impeachment, kasi I think nung final po yun mga November, ngayon December na. Pero middle of December. So I think it's a I think either a month or a month and a half delay. So ibig sabihin, when EDSA does happen, it was January. So basically, parang dapat mga Feb mangyari yung talaga marami ng mga hearing. Ang Kongreso naman ho, mag-end ng I think first week or second week of Feb. So may panahon yung pong Senado para ho either mag-convict or mag-acquit kay Vice President Sara Duterte when we reach that point. Yun. Pero ikaw, attorney, syempre galing ka sa Kongreso, so alam mo talaga yung mga schedule nila, no? Sa tingin mo ba, sasapat talaga or very tight na lang yung natitirang window para tumakbo ito? Kasi if I'm not mistaken, parang 10 session days pa pala bago ito maisama ng Speaker of the House doon sa order of business. Well, within naman eh, within 10. So ibig sabihin, it can happen this week, it can happen next week, no? So makikita ho natin. At syempre, ang totoo naman, kung pagtingin ng mga senador, actually gusto ng mga tao na makita ho yung mga senador na tumindig kung saan ho sila titinig. Lalo at higit napakarami dun tatakbo sa susunod po na eleksyon. Yung mga kapatid nila, mga kamag-anakan din ho nila, tatakbo ho sa susunod po na eleksyon. And more importantly, tumatakbo under the administration ticket, no? So ibig sabihin, dito ho magkakaalaman ano ho yung mga posisyon ng mga senador po na ito sa paggamit po ng confidential funds. Makikita ho natin posisyon ng mga senador po na ito kay Mary Grace Piatos na sinabi ng Philippine Statistics Authority today na hindi po nag-exist na tao, wala siyang birth certificate, wala siyang marriage certificate, wala po siyang death certificate sa ilalim po ng bansang ito. So ibig sabihin, yan ang magiging tanong mga senador. And I'm quite certain, yung po mga nagsasabi na ayaw na ho nila mag-impeachment dahil baka una, baka hindi makapag-convict at wala hong oras, parang kampihata kayo doon sa hindi ma-hold accountable. Ito po nga Vice President po natin sa paggamit po ng confidential funds. Yun. Pero attorney, kung let's say, no, hindi nga talaga umusad o gumulong itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ano ba yung nakikita mo ibang alternatibo to hold her accountable for, you know, yung mga ina-allege sa kanya? Well, ang totoo naman, no, regardless of what the President said on impeachment, tuloy pa rin naman ho yung mga kaso. So ibig sabihin, yung usapin ng grave threats, yung usapin ng sedition na binabanggit nila, yung usapin ho ng anti-terror law na binabanggit ho ng mga Department of Justice at ng National Bureau of Investigation, tuloy po yun eh. So ibig sabihin wala hong atrasan dito. Ibig sabihin, pwedeng bumagal ng impeachment, pero tuloy po yung iba pang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun, patungkol nga doon sa kaso niya, 'di ba? Papasapi na pala siya ulit on December 11 if hindi nagkakamali, no? Pero attorney, normal ba 'yon na kapag ikaw ay sinapi na manghihingi ka ng list of guide questions? Pwede ba 'yon? Siguro kung Vice President ka, ganun. Hindi ko alam. Pero parang 'di ba? Kasi hindi ang humihingi ho ng guide questions pag interviewin ka sa TV, ganun. Oo. 'Di ba? Tayo hindi tayo nagbibigay ng ganun kasi nga dapat kung ano yung feelings mo, ano yung pakiramdam, pagtingin mo, hindi kailangan ng guide questions doon, di ba? Pero yun nga, sa pina to eh. So dapat, ilahad niya noon, ano ko talaga yung paninindigan niya sa buong kabuuan ng tanong? Kung meron ba talaga siyang ginawang mga aktwal na pagbabanta or katulad na sinasabi niya, conditional na pagbabanta laban sa atin pong Pangulo. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan. Magbabalik po ang Anong Take Mo? Terry Ridon at Alex Baltazar. Baltazar.
Balang T-Rex. Terry M. Alex. Sa ATM. Anong take mo sa Radyo 630? Okay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. O, bago ang lahat, binabati namin ni Alex ang mga nanay ho namin dahil tinitext niya kami. Ha? Habang kami po ay nagpo-programa. Oh. No, marami kayong mga tanong. Ha? At nag-aantabay ata kayo ng regalo sa Pasko. Walang regalo sa Pasko. Kayo ilan magregalo sa amin. 22 days. Oh, it's kind of like that. Christmas. Yeah. Okay, wag na ho nating patagalin pa dahil ready na po on Zoom ang ating pong very special guest. Ngayon pong araw na ito, ang tinik sa Pusit. Ang ng e-house sa Pusit, mga kaibigan. Wala pong iba kundi ang ating pong kaibigan. Si Deputy Minority Senior ba? Senior Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro. Magandang tanghali, Kong Franz. Welcome back. Hello, to ATM. Magandang hapon, Attorney Terry at kay Alex at sa inyong mga taga-subaybay. Oh, eh di syempre, kayo naman magbalita sa amin, Kong Franz. Eh parang may nag-file na ng impeachment kahapon. Eh inaantabayan na rin ho namin yung inyo pong impeachment, Kong Franz. Eh parang sinasabi, hindi ito matatapos ang taon na ito nang wala hong ini-endorso ang Makabayan Block na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, oo. Oh, I'm excited na ang lahat. No? Tuloy na ang pagpa-file ng impeachment complaint ng mga people's organization na i-endorse ng Makabayan rep sa Kongreso bukas. So bukas na yun ano, yung pagpa-file. Oh, and Kong Franz, no, syempre may mga nagsasabi po na parang limitado na lang ang oras na natitira. Eh, sa palagay niyo po ba sapat pa yung runway para pong itong impeachment complaint po na na-file kahapon at yung inyo pong ifa-file, eh, tumakbo pa po? Well, oo, may sapat pa tayong time. Kasi kung matatapos natin dito sa House of Representatives, bago mag-recess, ma-endorse na yan sa Senate. So, bola na lang Senate siya. By January, dapat ano na nila yan, harapin na nila yan. Kaya tingin ko, sapat pa yung time at kung meron talaga political will, no, ang liderato ng House of Representatives na talagang harapin yan, ay mabilis naman ang magagawa naman. Well, very important too siguro na I think magkakaroon naman po ng similarity ng grounds, no? Yung pong Akbayan at Makabayan complaints, no? At syempre, I think magsisentro po talaga ito doon sa paggamit po ng impeachment ng confidential funds, no, ni Vice President Sara Duterte. So, meron pong syempre mga bago pong mga balita. For example, na ito pong 20 yung most latest na mga paggamit po ng confidential funds, mas malaki pa doon sa 125 million nung I think 2022. Tapos pangalawa, nagkaroon ho yung Philippine Statistics Authority ng pong certification na wala hong tao na nagngangalang Mary Grace Piatos na pinanganak, nag-asawa at namatay dito po sa Pilipinas. So ayan po ba, do you think ma-incorporate pa rin po doon sa mga impeachment complaints po ng Makabayan by tomorrow? Yes, oo. Included dyan ano, yung nilalaman ng impeachment complaint ng mga people's organization na i-endorse ng Makabayan representatives. No, at kabila nga dyan yung betrayal of public trust, no, yung culpable violation ng constitution, kaugnay din niya sa confidential funds. At yung, ano, no, yung high crime, meron din tinitignan na yung, ano, no, yung pamimigay ng pera. Yung kung mapapatunayan nyo, no, kasi sa Committee on Good Government, may mga ganun, ano, yung mga superintendents, yung mga opisyal ng DepEd ay binigyan ng bribe, no? Somewhat bribe, no? Kaya maaaring makasama yan. Meron pa na hindi ko na lahat, ano, nakita lahat, pero ang ano dito, mabigat dito, Attorney Terry, Alex, more than, ano, no, more or less 50 complainants from different organizations and prominent personalities ang pupunta bukas para maipasa itong ano, itong impeachment complaint. Yun. Kung friends, mga anong oras po kaya namin pwedeng abangan yan? Mga 2. Mga 2 p.m. No? Na-arrange na kami natin ito, mga venue for holding kasi maraming darating.
na maraming darating na mga complainants na ano no. Ito yung complaint ay yun nga tapos sa more or less 50 na mga complainants ay mas mabibigyan tayo mga inilagay doon ng mga grounds. Well, very important po na pag-usapan din po natin, Kong Franz, no? Ito pong, syempre, yung pong pagpapakita ho talaga sa mga kababayan ho natin nung talagang justness, no? Nito pong impeachment complaint po na ito. Kasi syempre, ang binabanggit nila, alam nyo, dapat hindi ho tayo nag-file ng impeachment complaint kung hindi tayo sigurado na makakapag-convict sa Senado kasi ang pagpakiramdam ng atin po mga kababayan at ang totoo naman ho, good-hearted na mga kababayan po natin nagsasabi nito, baka naman hindi natin makuha yung two-thirds vote sa Senado, lalo tigit, marami ho dito, mga mahigpit, ang nakaalyado niya dating Pangulong Rodrigo Duterte, may pinagkakautangan ng loob kaya Pangulong Duterte. So parang ang pakiramdam nila, hindi pa mas magandang antayin na lang natin yung pong susunod pong term no, ng mga bagong senador para baka naman sakaling mabawas-bawasan daw po yung pong mga alyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado. Well, kung alyado ng mga Duterte, mukhang makikita namin, halimbawa sa House of Representatives, mukhang bawas na yan. Kung titignan natin ano, sa history naman ng mga impeachment process na naganap dito sa Kongreso, sa pagbulong ng impeachment, doon naman natin makikita na, no, na ng mga kasamahan natin, yung mga nagdidilidali pa, yung mga kasi ito clamor naman talaga na ng mga mamamayan na panagutin no si VP Sara doon sa nangyari doon sa confidential files, itong mga ginawa niyang mga pagbabanta no at iba pa na talagang ano na talagang high crime, kaya talagang ano na talagang clamor na talaga ng taong bayan. At ito bang mga senador na to at mga kongresista, hindi ba sila susunod doon sa clamor ng kanilang mga constituents? Kaya kami ay confident na ito ay sa House of Representatives ay makukuha natin yung one-third at pagulong dito sa Senado. I hope ma-enlighten yung iba na nagsasabi na mag-aano lang ito ng divisiveness, magkakaroon ng problema, whatever. So baka, in-expect naman natin na pag sa pagulong ng impeachment process ay ma-enlighten yung iba. Kong Franz, how do you expect the previous statement of our president, no, yung sinabi po niyang waste of time kung sakasakaling magkaroon ng impeachment complaint at ngayon nga po meron na, bukas madadagdagan pa, to impact yung pong magiging decision making po ng ating mga lawmakers sa Congress? Because sabi niyo nga, confident kayo na makakagarner naman po kayo ng sapat na boto, yung one-third po ng miyembro ng Kongreso. Pero sa tingin po ninyo, anong magiging impact nito sa kanilang pagdedesisyon? Well, yung naging statement ni President Marcos, so tingin ko nga medyo off naman ito dahil alam naman siguro niya na yung impeachment process ay sole mandate responsibility yan ng Kongreso. Hindi ko lang alam sa ilan no sa mga kongresista, baka nakapag-slow down or nakapagpabago or nakapag-twist ng kanilang desisyon. Pero ang makabayan naman ay firm no doon sa desisyon, kaya nga tayo ay magpa-file bukas. So yun, tingin ko naman pag nakita, sabi ko nga, pag umandar ang impeachment process, doon na talaga magkakaalaman. Katulad ng sinabi ni Atty. Terry kanina, no? Doon ba kayo sa mga yung mga gumagamit ng confidential funds na hindi maayos or whatever. So magkakaalaman na dito, magkakagubitan na talaga dito kung saan ba talaga sila. Well, very important din po siguro to discuss on a very personal note, kasi syempre, katulad ng binanggit ko kanina sa pagpapakilala sa inyo, parang kayo talaga yung itinuturing na tinik. Actually, hindi lang po ni Vice President Sara Duterte, kundi halos ng kabuuan ho ng pamilya niya ni President Rodrigo Duterte, former President Rodrigo Duterte, even prior to all of these things no happening. At syempre, kahit po yung kasama niyo sa Kongreso, si Congressman Paolo Duterte, no, parang may mga binabanggit din siya in a very public statements na, ba't kayo maniniwala dito kay Franz Castro, convicted naman tong criminal? Siguro very important ho na maglinaw ho tayo dito sa prosesong ito, kasi syempre yan po yung paulit-ulit din po na binabanggit nito pong magkapatid at mag-ama kung bakit ho dapat dungisan ito pong paninindigan ho natin sa confidential funds.
Well, yung usapin ng conviction ko sa lower court, siguro alam naman ng mga abogado yan, alam ng mga taong bukas ang kanilang pag-iisip, na ito ay dadaan pa sa judicial process. May daraanan pa ito, like kami nga, nag-file kami ng motion to appeal sa CA. Kaya karapatan ko yun, ano? Pero kung di na siguro ako nag-appeal, so ano na ito, siguro ako mabulong. Pero nag-appeal kami dahil tingin natin, tingin namin, pakiramdam namin ay unjust itong ginawa sa amin na conviction. Kaya, kasi yung mga nagsasabi niyan na convicted na yan, dapat nagkasintan, mga hindi na yan dapat na nagsasalita. Well, ito kasi yung purpose nila, no? Mapatahimik ang mga dissenters, yung mga opposition at saka yung katulad namin sa makabayan, no, hindi na makapagsalita. So yun siguro yung gusto nung ano, no, na makulong tayo at pero andito pa rin ako, ina-avail yung judicial process at patuloy pa rin na magsasalita para sa taong tayo. Well, very bago ko po ibigay kay Alex, very important to siguro kaya pag-usapan nun natin kasi nababanggit po natin ito dahil po may mga pagkilos sa EDSA eh. Hindi ba ngayon? At well, hindi naman siya malalaking mga pagkilos. Pero isa doon sa mga napag-uusapan ho, eh yung pong mga rallyista na pro Sara Duterte, eh may mga kasama din pong mga bata. At para hong, syempre, hindi natin maiwasan na ihambing ito pong pagbibitbit ho ng mga bata sa pagkilos dito po sa pagpapako sa krus sa inyo over yung sinasabi ho ng nagdaang gobyerno na nagtatransport daw po kayo nung mga bata nung panahon po na yun. At siguro magandang linawin niyo yun. Kasi siyempre, paano niyo naman ipapako sa krus si Franz Castro? Kung yung pong mga kumikilos sa EDSA, ibit-bit din ho yung mga kanila pong anak. At supposedly, nagsasabi din po ng mga legitimate grievances laban sa gobyerno pong ito. So, yun naman kasi, malaya naman na gawin yun. Ano? Kami kasi yung nag-rescue tayo, nag-rescue kami ni Senate, ni Saturo Campo, ni Casatur, ng mga bata talaga sa bingit ng imminent danger talaga, emergency situation. So, ito naman yung nangyari. At alam nyo nga, kung magbabagot na ako ng experience, nung sa Davao, no, sa panahon ni Sara, inanungan nila, eh, no? Inanungan nila, kinasuhan nga nila si Pong Tonchi, Tinyo, at saka si Pong Ayik. No, nakasilaw ng ganun din na nagbitbit ng mga bata, may mga bata daw doon sa mga rally. Pero naano to eh, no, na dismiss yung kasong final sa Davao City. So, itong sinasabi naman nila sa amin na sinasabi nila na nung nagdadala kami ng bata ay walang katotohanan 'yon. Kasi makikita naman niyan doon sa tunay na pangyayari na kami talaga ay nag-rescue. At wala yung mga kidnapping or whatever. O yung sinasabing child abuse na yan, sino ba yung may dahilan? Di ba? Ang dahilan kung bakit nag-backquit or umalis sa isang sa school, yung mga bata at mga teachers, ay dahil nakaamba yung sa kanila, yung imminent danger. Di ba? So hindi naman wise decision naman yung ginawa ng mga teachers na inalis yung mga bata doon sa emergency situation. Kong Franz, no, kasabay din po nung inyong panawagan para po sa isang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Eh, may clamor din po eh on social media yung ating mga kababayan. Some of them would even use the hashtag impeach VP Sara now. Eh, sa cases po ba na ganito, ano ang role ng taong bayan naman, no, sa mga impeachment process? Ayan, so yun lang nga, Alex, no, sila yung talagang magko-complain na kami yung mag-endorse. At sa proseso ng impeachment, dapat active din sila. Kailangan natin ng mga active na mga kababayan natin na nag-clamor for impeachment, no? So sa whole process ng pagdilig, kailangan ando doon sila sana doon sa Kongreso hanggang sa Senado. Okay, siguro panghuli na lang, Kong Franz, no? So, despite all of these challenges po sa inyo, walang makakapigil sa Makabayan Block sa pag-file po ng impeachment complaint at walang makakapigil kay Franz Castro na i-endorse po ito sa Kongreso. Tama po ba?
Tama yun, Atty. No, wala makakapigil sa atin. Kasi non-compromising itong accountability, transparency, at saka itong mga ginawang mga crimes no, ng vice-presidente. Kaya kailangan siyang managot sa taong bayan. Okay, very well said. Maraming salamat po. Kong Franz, mabuhay po kayo. Eh, antabayan na namin yung filing bukas. Thank you, Atty. Thank you po. Yan po mga kaibigan, si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Okay, marami pa po tayong pag-usapan. Magbabalik po ang Anong Take Mo? Magbabalik sina Terry and Alex sa ATM. Anong Take Mo? Sa DWPM Radyo 630. Tambalang T-Rex. Terry and Alex sa ATM. Anong Take Mo? Sa Radyo 630. Okay, nagbabalik po ang ATM. Anong Take Mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, mag-anunsyo serbisyo po muna tayo. Mga libreng tulong. Alamin kung kailan. Alamin kung saan. Anunsyo. Serbisyo. Okay, may anunsyo po patungkol sa blood donation. Magsasagawa ang Makati Action Center's Community and Patient Relations Unit ng isang mass blood donation activity ngayon pong buwan ng Disyembre. Sa mga nagnanais na mag-donate ng kanila pong dugo ay mangyari lamang pong magtungo sa ground floor ng Makati City Hall Building 2 sa December 10 at 11, 2024. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Bisitahin lamang po ang My Makati Facebook page para sa iba pang impormasyon ng nasabing blood donation activity. At pinababatid ng pamahalang lungsod ng Pasig na whole day ang operations ng Mutsa ng Pasig Mega Market tuwing ika-apat ng Lunes ng buwan para sa paghahanda sa Christmas season. Samantala ngayong buwan ng Disyembre, ang operating hours na ng Mutsa ng Pasig Mega Market ay 1 a.m. to 12 midnight. Okay, ang Maynila po ay meron din pong advisory. Maapektuhan po ng water interruption ang Barangay Gulod at Santa Monica sa Quezon City mamayang alas 10 ng gabi, December 3, 2024, hanggang alas 6 ng umaga bukas, December 4, 2024. Bunsod ng gagawing network maintenance activity sa Aguardiente at Nitang ng nasabing lungsod. Pinapayuhan na mag-ipon po ng tubig ang mga apektadong residente. At patuloy pa rin nagpapaalala ang pamahalang lungsod ng Valenzuela sa kanilang mga Valenzuelano na magpabakuna. Ang mga 0 to 12 months, 12 to 23 months, grades 1 to 7, grade 4, buntis at 60 years old pataas o yung mga senior natin upang maging protektado sa sakit. Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng pagpapabakuna hanggang December 16, 2024. Namimiss ko na rin yung mga ating pong mga messages, no? So mag-messages po muna tayo. Baka magkalimutan. Basahin na yan. Take mo muna. Okay, batiin naman natin itong mga favorite ho natin, no? Si Tita Teresita Achenza, bumabati po sa atin. Si Riza Casanova, bumabati rin po. At si Hard to Handle. Maraming mga sinasabi si Hard to Handle. Basahin natin. Oo, mamaya. Nga. Sino pa ba yung mga nagpapabati? Si Romnick Makali, watching daw po from Masbate. Umaabot pala tayo sa Masbate. Wow. Oy, si Saklolo, Tria, at saka si Natalie nakikinig din sa atin. Good afternoon. Oh, eh, siyempre, ang super fan ni Madam Alex. Hi, hello, mga kaservisyo. Adrian Adlawan Sabroso. Uy, hello. Binabanggit ka na naman, ha? Tinatawag ka na namang darling from Rosario Cavite. Happy birthday daw sa kanya. He is now 28. Oh, sige, dahil birthday mo, na rin. Darling, happy birthday sa'yo. Salamat sa palaging panonood dito sa tele. Oh, yan. Ito si Hard to Handle. Huwag palampasin si Sarah. Kastiguhin siya agad. Siya'y magiging bad model sa susunod pong henerasyon. Grabe naman kayo. Nag-DepEd Secretary naman po ang ating pong Vice Presidente. O sino pa? Ayan, Hard to Handle it. Ready, set, fly. Ay. Ang ating daw pong impeachment complaint. O ito naman po.
si Tita Nona Damian, oh, ano man siya, eh, bumabati sa atin ng tara eat na tayo while listening po sa inyo always here listening more power sa Anong Take Mo program, Anong Tanghalian Mo program na po ito. Oo, di ba? Matindi, ha? Nakakagutom naman, Tita Nona. Oh, ito naman si Hard to Handle, marami talaga mga sabi-sabi sa life. Anong sabi? Pag si Neri Naig, huli. Pero si VP, hindi huli. Ang tanong ng mga tao sa'yo, Hard to Handle, VP ba si Neri Naig? Di, actually, gusto ko talaga pag-usapin nyo on a separate date, no? Kasi, oo nga eh. Iba, para meron ako mga feelings dito na hindi dapat, meron mga hindi dapat nangyayari doon sa proceedings kaya Neri Naig. Pag-usapan natin yun on a separate. Sige. Okay, sino pa ba? Si Josh, Kyle Edip Official. Hello po. Good afternoon. Si Lucan Las, bumabati din po. Okay, yan po ang ating mga run of the messages. Okay, wag na ho natin patagalin pa. Ipasok ho natin ang atin pong ikalawang guest, no? Kasi, alam po, let's take a step back, no? Dito naman ho sa talaga naman pong day-to-day, week-to-week na labanan sa politika dahil meron pong mahalaga rin pong kaganapan, no? Dito po sa Baku. Tanong natin kung saan yung Baku. Kasi nagkaroon po ng climate talks, eh. Climate negotiations, no? Kasi, syempre, ang programa po natin ay interesado rin po na tumindig dito sa usapin po ng pagbabago ng klima at ano yung dapat ginagawa ng gobyerno at bayan dito sa usapin po na ito. So ipasok po natin ang Climate and Energy Program Head ng Center for Energy Ecology and Development or SEED. Wala pong iba kundi si Krishna Ariola. Hi Krishna, magandang tanghali. Welcome to ATM. Si Terry to, tsaka si Alex. Good afternoon. Good afternoon, magandang hapon po, Attorney Terry and Miss Alex. Salamat po sa invitation. O sige, bago ang lahat, saan muna yung Baku? Ano ba yan? Saan bang lugar yan? Ang Baku ay nasa Azerbaijan. Actually, noong last year ko lang nalaman kung nasan siya eh. Hindi ko talaga alam kung nasan siya sa mapa. Pero doon po naganap yung annual natin na climate negotiations or ang tinatawag natin na Conference of Parties. This year yun yung COP29 kasi pang 29th year na yung climate summit natin. Well, very important, Krishna, na pag-usapan natin. Siyempre, ano po nyo, taon-taon hong dumadalo ang gobyerno at mga civil society organizations katulad ng SEED, no? Sa lahat po ng mga climate negotiations at climate talks, no? Katulad ng dito po sa Baku, Azerbaijan. Ano po yung, yung napagtagumpayan ng atin pong bansa at siyempre, yung pong mga emerging din po ng mga maliliit na mga bansa mga bansa in the global south, no? Dito po sa labanan sa climate talks. Ayun na nga po, sobrang laki po ng stake nating mga maliliit na bansa, mga taga-global south sa climate talks na ito. Kasi titang-kita po natin sa Pilipinas yung sunod-sunod na bagyo na naglandfall dito sa ating bansa habang nangyayari ang climate talks. So, kumbaga, na-raise yung stake natin at isa tayo sa pinaka-vulnerable talaga sa climate change sa buong mundo. When it comes to kung ano yung napanalunan natin, medyo mahirap po yung sagutin kasi sa totoo lang ay pag nandoon ka sa climate talks, makikita mo kung gaano kalakas ang boses ng mga maliliit na bansa, gaano kalakas yung boses ng mga CSO, ng mga NGO, mga people's organizations na dumadalo doon. Ngunit hindi po siya necessarily nagta-translate sa representatives natin or sa mga delegasyon ng mga bansa natin. Every year po ay may pinaglalaban, may binibit-bit na malaking panawagan ang mga maliliit na bansa. And this year po, dahil finance COP ito, ang pag-uusapan ay ang climate financing, ang bit-bit po natin ay ang panawagan na 1 trillion per year dapat ang ibigay ng mga developed countries, ng mga mayayaman na bansa, sa mga maliliit na bansa sa global south. Kasi ang mga global north countries, ang pinaka-historically responsible sa mga emissions natin ngayon, sila ang pinaka-mayor na rason bakit umiinit yung mundo dahil sa mga negosyo nila sa oil, sa gas, sa coal. Ngunit, yung 1 trillion na goal na yun ay hindi man lamang po nabigay. Yung pinaka-outcome ng COP29 ay 300 billion lamang sa climate finance. At kahit malaki yun, bigyan po natin ng perspektibo yung mga nakikinig, no? Bago to, yung
pinag-usapan na ang finance kasi sabi, hindi na daw enough yung 100 billion na climate goal noong COP15 sa Copenhagen. Sabi nila, kailangan ng taasan kasi may inflation, mas marami ng mga sakuna, di ba? Pero ang 300 billion na yun, para po siyang joke kasi parehos pa rin naman. Dahil sa inflation ngayon, ang 100 billion noon tsaka yung 300 billion ngayon ay parang walang pinagkaiba. Hindi po pinakinggan ang panawagan ng civil society at ng mga people's organizations na 1 trillion na climate finance. So, pero po, ang sinasabi natin na may tagumpay pa rin ay hindi po talaga nag-give up yung mga kasama natin doon nung last day ng COP, bago siya na-extend, nung last day ng COP na lumabas na yung decision text, no? Yung sinusulat nila, yung ninegotiate nila. May impromptu po na action. Lahat ng NGO, ng civil society, ay nag-walk out at nagpakita ng strength natin in numbers. Sinasabi natin, hindi natin tinatanggap to. Sabi nga nila, no deal is better than a failed deal. Kasi hindi po talaga to akma sa mga ina-experience natin ngayon na climate impact. Ayun po. Ayun. So Ma'am Krishna, tama po ba yung pagkakaintindi ko? Parang may pagkakasundo-sundo dito ng mga mayayamang bansa para tulungan yung mga developing countries sa patungkol doon sa kanilang mga problema, kinahaharap yung impact ng climate change sa kanilang mga bansa. And we know that this deal heavily relies doon sa funding from both public and private sources. Sa inyong opinion, ano ba yung mga mekanismong pwede nating tingnan dito to ensure na itong mga pondong ito are raised and delivered on time? Yan po, tama naman po. Siguro ang isa sa mga pinaka mataas na panawagan ay grants not loans. Kasi for example, noong last year may mga mayayamang bansa na nag-pledge. For example, bigay lang natin, Japan, isa sa mga pinaka malaking bansa na nagbibigay ng pondo para lumawak pa ang mga destructive project, ang mga fossil fuel project sa Southeast Asia. Nag-pledge po sila ng $10 million sa climate finance. Isang example lang po yun para makita natin yung injustice, no? Kasi billion dollars ang ginagastos ng Japan para sa mga fossil fuel projects sa Southeast Asia at sa buong mundo. Ngunit, nagpapanggap siyang climate leader by saying na ako, magpa-pledge ako ng $10 million. At habang nagpe-pledge siya ng ganyan, ay hindi niya pa rin pinipigilan or hindi pa rin nila tinatapos yung mga ongoing nila na mga investment using their public and private financing institutions sa mga fossil projects dito, no, sa Pilipinas at sa buong mundo. So, yun po yung nangyayari. Nakikita po natin na kung ang mekanismo natin ay kumbaga parang dole out, loans pa rin siya or pledges lamang at hindi malaki yung accountability. Hindi pa rin po matutupad ang totoo nilang responsibilidad, historical accountability po nila for actually being the reason bakit lumalala ang climate change. So ang isa po nating panawagan ay dapat yung financing na yan, 300 billion man or maabot natin yung 1 trillion, ay dapat po grants. Kasi kumita naman sila sa pagsira ng ating kalikasan, no? Tayo ang minahan ng mundo, tayo yung pinagkukunan ng mga oil at gas at coal sa buong mundo, mga global south countries. Ngunit pagbayaran na, hindi na sila magbabayad. Ibabalik nila sa atin through loans. Kikita pa sila para tulungan tayo, which is ironic, no? Kaya po, isa po yan sa mga gusto nating i-tackle rin ng Pilipinas bilang ang Pilipinas ay host na ng Loss and Damage Funding Board. No. So tayo po mag-host ng mga negosasyon patungkol sa loss and damage na noong Egypt pa, 3 years ago pa na itayo, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa masyadong umuusad talaga to our favor. Na ano ba talaga ang makukuha nating reparations or responsibility dito.
nakikita na ba natin, nakakatulong na ba ang pagiging host ng Pilipinas to the Loss and Damage Funding Board sa ating mga ordinaryong Pilipino pag may sakuna, hindi pa po natin nakikita. So yun po yung gusto natin na talakayin rin talaga ng ating gobyerno. Well, very important din siguro, syempre, maglinaw din ho tayo. Yung, syempre, may mga hindi pa ho nakakaalam o nakakaintindi na meron ho talagang aktual na pagbabago na ho ng klima at nararanasan na po natin ito ngayon. Kasi syempre, baka sinasabi ng mga tao, totoo ba yung global warming na yan? Eh ngayon nga, lamig oh. Kahapon nga 25, kahapon nga 24. Anong pinagsasabi nyo na global warming? So very important ho siguro na maglinaw ho din tayo na talagang global warming is real, climate change is real, and therefore, we have to act today para ho talagang labanan at tumugon dito po sa pagbabago ng klima. Tama po, Attorney Terry, no? At kitang-kita po natin yun ngayon dahil sa record-breaking. Parang feeling ko hindi natin masyadong na-absorb ng mga ordinaryong tao na hindi pangkaraniwan yung pinagdaanan natin ngayon lang. Within less than a month, ay 6 na bagyo ang dumaan dito sa Pilipinas. Nagsimula siya sa Christine, no? Tapos I think nagtapos siya sa Marce. So ang dami pang bagyo yung nasa gitna na dyan. Tapos nag-international news na naman tayo. Pinakita na naman na sa West Pacific, 4 na bagyo, sa 6 na yon na dumaan sa atin, 4 na bagyong yon ay sabay-sabay. So may picture pa nga ng ating satellite, may satellite image pa nga no, na 4 na bagyo, sabay-sabay sila in the periphery of the Philippines. Parang hindi po natin yan na-absorb na hindi na yun pangkaraniwan. Kumbaga kung pelikula pa to, eto na yung senyales na hala, ano nang mangyayari? Ano nang dapat nating gawin? Kasi hindi na to normal. At yun po, actually, yung gusto ko rin banggitin na kaya po dapat noong COP29 ay mas malaki-laki po yung expectation natin actually sa gobyerno natin sa Pilipinas. Kasi nandoon po, sa Baku po, ang pinag-uusapan po ng lahat kahit ng ibang bansa ay kung gaano kalala ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Bidang-bida po tayo doon sa Baku. Ngunit ang sarili nating gobyerno na umuupo doon ay hindi man lang binabanggit ang pinagdadaanan ng Pilipinas sa kasalukuyan. Hindi man lang nila ginamit ito para mag-demand ng mas, kumbaga, mas stronger na mga language sa COP29 na decision text. At makikita po natin yung difference niyan kasi noon ang Pilipinas po ang isa sa mga pinakamalakas na boses sa Warsaw, sa Glasgow, kaya po mayroong loss and damage fund na pinag-uusapan ngayon kasi po tumindig ang delegasyon ng Philippine government noong 2013, taon ng Yolanda. Si Sir Yeb Sanyo ang head of delegation noon, climate change commissioner siya natin sa Pilipinas at umiyak po siya, nag-trending po siya noon. Umiyak po siya kasi yung kanyang pamilya ay binabagyo sa Tacloban habang doon sa climate negotiation ay parang hindi siniseryoso ang usapin tungkol sa klima. Kaya po lahat ng mga bansa ay tumindig kasama ng Pilipinas kasi naging, kumbaga, naging shining light ang boses ng Pilipinas. Kung gaano talaga kalala ang krisis sa klima. Ngayon po, ito yung nangyari sa ating bansa. Ngunit hindi po natin narinig yan sa ating gobyerno. Kaya po, sobrang hangang-hanga po kaming mga NGO sa mga kasamahan natin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi po, tayo-tayo yung nag-angat ng kwento at ng realidad ng krisis na ito sa international level. Pilipinas po ang nagpapakita kung gaano talaga kalala ang nangyayari ngayon at kung bakit kailangan natin i-step up pa ang ating finance na goal para sa COP na ito. Yun. So, ma'am, no, if these funds are expected to help, syempre, yung mga developing countries katulad po natin to adapt to climate change, at parang nakita ko pa nga to transition away from fossil fuels, no? Ano po sa tingin niyo yung dapat na gawin nating strategiya, no? Ano yung dapat nating maging priority in order to maximize yung pong magiging impact nitong funding na ito?
Sige po, sa tanong po na yan, syempre marami no. First of all, tayo ang pinaka-apektado nga. So, kailangan nating i-beef up, kumbaga, ang ating DRRM, Disaster Risk Reduction and Management. Halos, ano na, expected na yung mga bagyo sa atin buwan-buwan, taon-taon. Hindi na po tayo nasasorpresa. So, dapat palagi po tayong handa. Kulang na kulang po yung pondo dyan. Ang mga LGU natin ay naghihirap rin, no? Kasi yung immediate na nag-address ay ang LGU. Kailangan po natin ng mas stronger na DRRM na malaki yung tulong ng finance, climate financing dyan. Pangalawa po, at syempre pinaka-importante para sa amin talaga na nakikita ay para hindi na po lumala palalo ang climate change, ay kailangan na po nating i-cut from the source, kumbaga, ang emissions. So, hindi po natin nadedeny na tumataas at umiinit pa rin yung mundo. Sabi ng mga scientista, no, sa IPCC report, sabi nila, dapat ang pag-init ng mundo ay hanggang sa 1.5 na lamang. Kung lumagpas tayo sa 1.5 degrees centigrade na yan, ay magiging irreversible na ang at unimaginable na ang itsura ng klima at ng kalikasan natin, sabi nila. So ngayon po ay malapit na tayo, malapit na nating ma-breach yung 1.5 na yan. Kaya nakakatakot na ang mga nangyayari. So paano ba natin mapipigilan yun? First of all, ay dapat wala nang bawasan na natin ang pag-emit. At sino ba ang mayor na nag-i-emit ng mga carbon dioxide, ng mga greenhouse gases? Yan po ay ang fossil fuel industry, ang mga planta ng coal at gas na siyang ginagamit natin para sa kuryente natin, no? So malaki po ang role ng power industry ng Pilipinas para tulungan po tayo na hindi na lumala ang climate change. Kaya po ang energy transition ay sobrang importante nga. So ang panawagan po namin sa Philippine government talaga ay mag-transition na to 100% renewable energy. Ang palagi naman pong sinasabi ay hindi daw overnight ang transition na yun. At while we agree na hindi siya overnight, we know that it can be faster. We need to address yung energy transition at the speed and scale of the urgency of the crisis that we are facing. Kailangan po, may papel po tayo na nagpapakita na posibleng-posible tayong pumasok within the 1.5 limit by transitioning to 100% renewable energy, at kayang-kaya po siya before 2040. So, ang Philippine government po ngayon, according sa kay Presidente BBM, ay meron naman siyang renewable energy ambitions. At sinasabi natin na kulang yon kasi 50% RE siya by 2030. Sabi po natin hindi, dapat by 2040, 100% na yung renewable energy niya. So yun po yung panawagan natin, at medyo mahirap po siya, push and pull po tayo dyan kasi ang Philippine Gov, ang DOE natin actually, meron siyang Philippine Energy Plan na nilalabas, at yung pinaka-latest niya na Philippine Energy Plan or PEP, malaki pa rin ang role ng coal at gas doon, at may nuclear rin actually. At sinasabi natin na pwedeng-pwede na sa Pilipinas, sabi ng siyensya, posible na we totally remove all of that and be fully RE-powered. At ngayon po, meron rin kaming kakalabas lang na report sa SEED na nagpapakita ang isang siguro pinakamagandang nakita namin lately, and that is sa buong Southeast Asia, financing from international banks from other countries ang pinagkukunan ng financing for fossil fuels. Ngunit ang domestic banks natin sa Southeast Asia at sa Pilipinas ang nagpa-finance po actually ng renewable energy. Ang ganda po ng kwento na nakikita namin dyan na ang tayo mismo, ang mga bangko natin mismo, at tayo mismo na mga nasa Global South, mga may hihirap na bansa, we get our priority straight. Alam natin na ang pondo ay dapat sa RE. Ngunit, sino ba ang nagde-develop at kumikita
sa patuloy na paglaganap ng coal at gas, fossil fuels. Okay. Mga ibang bansa po. Ayun po. Okay. Maraming salamat, Krishna Ariola ng SEED. Mabuhay ka. Maraming salamat. Susunod Thank ulit. You. Salamat po. Okay po, ipasok naman ho natin ang atin pong report. Presensya po ng Russian submarine sa loob ng atin pong exclusive economic zone ng Pilipinas, hindi po dapat ikabahala. Nagbabalita at nagsiservisyo si Marlene Padiernos. Hi Marlene. Pinawi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang pangamba ng publiko sa naging presensya ng Russian attack submarine sa katubigang sakop ng Occidental Mindoro kamakailan lang. Ito nilinaw ni Trinidad matapos mamataan ang naturang Russian submarine sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Batay sa mga ulat na natanggap ng Philippine Navy, posible nag-recharge ng baterya, nag-refuel at nagsagawa ng ilang minor repairs ang naturang submarine dahilan kung bakit nag-resurface itong muli mula sa ilalim ng dagat. Pinabulaanan din ng Philippine Navy ang mga haka-haka na posible nag-espya ito sa ating bansa. Kung maalala, Nobyembre 28 unang namataan ng Russian submarine sa bahagi ng Occidental Mindoro at tuluyang napaulat na umalis kahapon, Desyembre 2 ng taong kasalukuyan. Sa serbisyo mo sa Campo Aguinaldo, Marlene Padiernos, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Marlene. Okay, yan po muna ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito po si Alex Baltazar. Susunod na po ang Hello Attorney, kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Bye! Para sa marami pang talakayan at panayam. Subscribe na po sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.